ano natin yung ating, kasi tayo ay physical at saka spiritual. So ngayon, dapat alalahanin na natin yung ating katawan maliban sa pagpahinga. So kakain tayo ng mga nutritious food, no? Balanced diet. Huwag naman sobra, no? Kasi at sobra ng alat. Kasi hindi naman pwede na wala tayong alat kasi kailangan din natin. Ibig sabihin yung salt, no? So ibig sabihin yung tamang-tama lang talaga. Kasi napakahirap pag hindi ganun, no? So kaya napakaganda, mga kaibigan, pag yan po ang ating gagawin dahil ito ay makatulong po sa bawat isa sa atin. So kaya mga kaibigan, napakapalad po natin dahil mayroon tayong tatawagan. Pero ingatan natin. We will do our best, ha? Na dapat matuto tayo na ganito pag sobra ang alat natin, magka-problema ang ating parts, isa sa mga parts ng ating katawan, pag sobra namang tamis, no? So, alam niyo po ba na sabi ng mga expert, no? Sabi nila, pag masobrahan daw tayo kain ng matamis, no? O kaya sugar, malulungkot daw po tayo, no? So, parang na-analyze ko sa akin lang, parang sa akin lang po, na siyempre, pag magkain tayo ng maraming matamis, parang dugo natin ay lalapot, kaya maging malungkot po tayo dahil yung mga para sa ating kasiyahan nawawala, no? Kasi yung dugo natin hindi makakadaloy masyado. Kaya napakahirap, no? Kaya dapat yung tama lang. So, ang tamis ay pag sobrang tamis, bawal din, no? Subalit, ang napakatamis na pagmamahal ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay walang overdose yan. At pagbaliktarong din natin na ang napakatamis na pag-ibig ng isang asawang babae sa kanyang asawang lalaki ay wala ring overdose. No? So, balit ang tamis ng pagkain, dapat mayroong tinatawag na limitasyon. No? So, ibig sabihin hindi sobra. Tandaan po natin, mga kaibigan, lahat na sobra ay masama. No? Mayroong, ibig sabihin mayroong bad effects siya. No? So yan, mga kaibigan. No? So, lahat-lahat. No? Tapos, pag sobra naman tayong trabaho. Pag sobra tayo ng trabaho, alam mo, mayroong isang nagkwento, mga kaibigan. No? Siya ay nagtuturo. Tapos, nag-overtime siya. Nagtuturo rin sa ibang school. No? Tapos, bandang huli, sabi niya, alam mo po ba, kaibigan, no, na ang aking nakita doon sa aking overtime, kasi ang ginagawa niya daw, inom siya ng maraming vitamins para makaya niya, no? So, inom siya ngayon ng vitamins para... Ngayon, bandang huli, nagkasakit po siya. Tapos yung kanyang gikwinta, kanya nang gikompute, no? Sabi niya, pasubra pa pala yung nagastos ko sa ospital. Siyang sa aking kita, no? Kaya hinintuan niya, mga kaibigan. Kasi bira mo yung, halimbawa, dalawa yung kwan. Nakakwan siya, no? Ibig sabihin na napakahirap siya, mga kaibigan, no? Dahil ito ay, basta lahat na sobra ay masama, no? Sobrang overtime, kaya mahirap, no? Kinsa, kasi ang katawan natin ay may limitasyon. So, yan, no? Maliban na lang, no? Kung kinakailangan kasi yung adrenaline natin ay nakatulong sa atin, no? So, biro mo yung makibigan, no? Halimbawa, may emergency, may sunog, no? Bakit na yung isang rep na napakalaki, kayang-kaya natin, no? So, bakit ganun, mga kaibigan, no? Dahil sa sabi ng mga eksperto, dahil daw sa adrenaline natin na kaya natin, no? Pero pag halimbawa na nasa normal state tayo, hindi natin makaya. Pero pag kayang-kaya natin, no? So dahil yan sa kwan daw, mga kaibigan, no? Dahil daw yan sa adrenaline natin na tumaas, no? Kaya yun ang nangyari. So kaya, mga kaibigan, paminsan-minsan lang yan, no? So halimbawa, mayroong tinatawag na overtime, no? So mayroong isang nagkwento sa akin na sabi niya, alam mo, na-promote ako dahil sa overtime ko. So dahil daw sa kinakailangan na mag-overtime siya, wala silang pahinga, parang isang linggo daw duty niya. So, isang linggo daw yung kanyang duty.
parang napapaos daw siya sa salita eh. So balit, no? Binayayaan siya, no? Ibig sabihin binigyan siya ng mataas sa kanila ng blessings, no? Binigyan siya ng lupain, no? So biro mo yan, no? So ibig sabihin na depende sa pagkakataon, no? So balit, pag normal ang situation, walang problema, no? So, di ba, no? So, halimbawa, isa ka sa peace officer po kayo. Halimbawa, peace officer yung isang tao. Siyempre, pag mayroong mga problema, siyempre, hindi mo iwanan ang iyong duty, no? So, yan, no? Sa ikaw ay nagbabantay, no? Siyempre, pag wala kang kapalit, hindi kaya, sabi ng isang inspector, sabi niya. Sabi niya, alalahanin niyo palagi, no? Isipin niyo palagi na ang duty niyo ay 24 hours. No? So, ibig sabihin na pag hindi dumating yung kapalitan, iwan yan. So, ibig sabihin yun ay kinakailangan ng pagkakataon. No? Exigency of the service. No? So, kaya yan siya. No? So, doon makibigan kung mangyari man yun sa ating buhay, wala tayong dapat problemahin dahil sa mga awit 34:6 na kasabi, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. In my desperation, I prayed, and the Lord listened. He saved me from all my troubles. No? So yan, no? Pag i-analyze po natin ito, mga kaibigan, parang ang sitting ay problemado si Haring David dito. Kasi parang nawala na siya ng pag-asa. Pero alalahanin natin, love, faith, and hope, but the greatest of them all is love. So ibig sabihin yan, pag sa akin ang makibigan na, ang love ng ating Panginoon, gaano man tayo kamakasalanan, no? Pag tumawag tayo sa Kanya, tutulungan niya po tayo. Kaya dapat makibigan, maging mahinahon po tayo dahil isa yan sa makatulong sa atin. No? Kasi pag hindi tayo mahinahon, mahirap. Magkaroon tayo ng isa sa mga dahilan niya ng sakit, no? Pag tayo ay hindi mahinahon.